Hi guys, welcome back uli sa ating YouTube channel na Logis. Ano? So, very interesting ulit ang pag-uusapan nating topic na to. So, listen guys, listen. Ano? But before that, gusto ko munang batiin lahat ng mga taga-team Logis, ang team Art, ang team Des, ang team Gems, ang team Jambi, ang team Tibay, ang team Princess, ang team Roan, ang team Mara, and lahat ng teams ng team Logis. Ano? I'm really happy with you guys sa na-build nating community. I'm proud of you, I'm proud of you. So ito guys, ano? Ang topic na pag-uusapan natin today is dalawang klase ng paglalaro. So tandaan nyo guys, dalawang klase ng paglalaro sa larong sabong. So ngayon, magtatanong kayo, bakit dalawang klase ang paglalaro sa larong sabong? So kung bakit ko nasabi yan, dahil napagdaanan ko rin yan. So ito guys, isinishare ko lang naman sa inyo, pwede nyong paniwalaan, pwedeng hindi. Kung may mapupulot kayong aral, I'm thankful na nakatulong ako sa inyo. Kung wala naman, okay lang din. So ito guys, ano, dalawang klase ng paglalaro sa sabong. So ang unang paglalaro sa larong sabong is, you are playing to win. Pangalawa, you are playing not to lose. So dalawa yan, ano? Ang una, you are playing to win. Yung pangalawa, you are playing not to lose. So alin ang mas maganda sa dalawa? So before that, explain ko muna sa inyo. So ang una, you are playing to win. Pag sinabing you are playing to win, you are very sharp, you are very cautious, you are aggressive, hindi ka takot tumaya. Pag silip mo sultada, pwede mong kargahan ng taya. Kasi kumbaga, you are having fun, you are enjoying the game, your objective is to beat the game and make money out of it. So excited ka, kahit matalo, alam mong may magandang basis kung bakit natalo, na-disgrasya, something na ganun, pero buo ang loob mong maglaro, you are playing to win, so magkaiba yan. So ngayon, ano ang pangalawa? So ang pangalawa is playing not to lose. So ito pinaka-importante, ano? The irony is mas matatalo kapag naglaro ka when you are playing not to lose. Pag sinabing playing not to lose, napakaingat mo, napaka-cautious ka, napakatakot mo magtaya. So gusto mo halos yung sobrang silip na sultada, yun lang ang tatayaan mo. And the irony is kung ano yung mga silip na silip, yung pang natatalo. So kada taya mo, kada pili mo ng sultada na parang gusto mo pero may doubt ka, mapapapindot ka magtaya, matatalo. Tapos magiging sunod-sunod ang talo mo. So itatanong mo sa sarili mo, malas siguro ako. But no. The reason behind is, nakita mo na ang mga fundamentals initially, nakita mo na ang mga factors na kailangan mong makita para makumbinsi kang tayaan ng isang manok. Ang problema, since napakaingat ng utak mo, napakaingat mo magtaya kasi takot kang matalo, nagkakamali ka sa pagpili. Kumbaga, yung mga mabibigat na factors na pinagsama-sama, hindi mo nakukonsider. Kung hindi, doon sa isang factor ka nagkukonsider, or you see beyond the chicken. So pag takot kang tumaya, ganito. Gina-justify ng utak mo yung kabilang manok. Yung mga intangibles, yung mga hindi mo nakikita na ang isa bulto na, sharp na, medyo magulang ng konti, maayos yung breeder, gina-justify mo pa rin yung isa kahit na sobrang nipis, kahit na medyo kakalat-kalat ang ulo, gina-justify mo pa rin yung mga ibang qualities niya para makumbinsi kang tayaan siya kasi sobrang ingat mo, tumaya. So dun ka natatalo. Now, how can you shift from playing not to lose to playing to win? So ganito guys, ano? Usually, pag naglalaro ka ng takot, kasi unang-una, may baggage kang dinadala. Ngayon, anong baggage mong dinadala? Ang baggage mong dinadala, yung mga previous losses, yung pera na pinanlaro na hindi sa'yo, yung objective mo na kailangan mong manalo, nakatie up sa goal, yung perang pinanlalaro mo. So all those things, nagdadagdag sa stress, nagdadagdag sa pagiging sobrang ingat ng utak mo, to the point na hindi mo na mapipili ng tama ang pinipili mo. So ngayon, how can you play to win? Ako guys, dumaan din ako sa ganyan. At dumadaan pa rin ako sa ganyan. Hindi ko naman aalis yan, paminsan-minsan. Hindi ko naaalis yan. Kaya nga, it's really important to have a solid good belief system in yourself. At the same time,
lakasan ng loob. Kasi ganito, ako pag naglalaro ako, tinatanggal ko sa isip ko yung excess baggage. Yung mga baggage na talo ako nung nakaraan, kailangan ko mabawi, o may gastusan ako, hindi sa akin ang perang to, tinatanggal ko yun. Kasi pag wala yun, you are fearless. Pag hindi na ka-tie up sa goal, ay, pambayad to ng kuryente, isusugal ko to, o pambayad ko ng upa, o pambayad ko ng matrikula, ilalaro ko to. Pag nagkaroon ka ng ganong mindset, siguradong matatalo ka. And I don't encourage na ilaro nyo ang mga perang hindi panlaro. Wag na wag nyong ilalaro ang perang hindi nyo panlaro. Kasi alam ko, sigurado ako na matatalo yan. Siguradong ako matatalo yan. Kasi takot nga kayong tumaya, takot kayong maglaro, hindi ka makakadiskarte. Tapos the irony is, pag nananalo ka, paunti-unti ang taya mo, pag natatalo ka, saka lumalakas. So that's the irony of it. So kumbaga, always only use free money as gambling money. So again, tanggalin nyo ang excess baggages na yun. At nang sa gayon makabuelo kayo maglaro, ma-enjoy nyo ang paglalaro. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. At yung mga gusto pang maglaro sa Team Logis, gustong matuto, gustong maging under sa team namin, i-message nyo lang ang pages natin para makasama kayo sa community ng Team Logis. Maraming salamat sa inyo guys.